Hey guys, good evening. Ayan, hindi pa ako makatulog. It's time to 12 o'clock ng ating gabi. Ayan na guys, ito yung aking mga anak. Bakit hindi ako makatulog? Kasi nga, yung apat kong anak, magkakatabi-tabi sila. Ayan, iba't ibang mga posisyon. Ayan, gulong-gulo na yung kanilang higaan. Ayan. Ito si Baby Kambal, ang posisyon niya. Ayan. Sa Baby Girl. Ayan. Ito yung pangalawa ko. Ayan yung panganay. Magkatabi-tabi sila kasi inagawa ng kanyang tatay yung dalawa kong panganay sa kanilang kwarto. Hindi na lumipat yung kanilang ama sa higaan niya dito. Ayan. Hindi ako makatulog kasi baka madagana ng mga kuya nila si Baby Kambal. Ayan. Ayan. Kung ano nang itsura. Hindi ako makatulog sa kababantay sa kanila kasi malilikot matulog. Sobrang likot. Ayan. Yung isa ang posisyon. Wala na yung mga sapin. Ayan. Hindi naman tuigaan nila ng dalawa kong panganay. Ayan na. Hindi ako makatulog, guys. Ayan. Habang sumisipa yung isa ko. Yung isa nasa dibdib na. Yung kanyang paa. Ayan na, guys. Kasi nga sa ganitong posisyon hindi. Ayan. So, hindi ako makatulog dahil sa magkakatabi sila na malikot yung mga kuya. Ang lilikot. Pag hindi ko katabi si Kambal, hindi ako makatulog, hindi ko kaya. Kaya, gusto ko lang may kasasabi. Ando yung tatay nila sa kwarto. Ayan. Ayan na guys. Ayan na guys. Yung pag tinititigan mo yung mga anak mo. Yes. Ito na guys yung apat kong mga anak na minsan parang kahit ano iniisip mo na lagi mong pinipray na proteksyonan sila, lagi mong ipinagdarasal na sana maging okay ang mga anak ko, lumaki ng mga mababait, sana maintindihan nila kung ano man ang lagi kong sinasabi sa kanila, na minsan na kikita ko sa mga anak ko na minsan parang nahalata ko na lalong-lalo na sa panganay ko, sa pangalawa ko, na minsan naintindihan na nila na yung lagi akong nagpapayo, lahat pinapayuan ko sila na ganyan, lahat napupuna ko sila, parang napapansin nila, sasabihin nila madaldal na si mama. Ayan o, ang likot nila, kaya nakakamiss habang bata pa sila. Nakakamiss yung dalawa kong panganay, may mga sarili ng decision. Minsan hahayaan mo na sila sa gusto nila, pero nandyan pa rin yung pagkait mo bilang isang makulang. Kaya ito guys yung apat kong mga anak na sa ngayon pilit po ako nagsusumikap, na pangarap ko pong mapaaral sila, mapatapos. Kaya kahit ano-anong sideline ginagawa ko na, kahit
kahit anong maisip, basta pagkakakitaan ko ako sa lahat para sa aking mga anak. Dahil iniisip ko, hindi, napakabilis ng panahon. Napakabilis ng panahon na sayangin natin para sa ating mga anak sa araw. Kaya, lalong-lalo na sa aking asawa na lagi kong nasisirmonan, lagi kong napapagalitan sa kanya na minsan hindi niya nadidisiplina yung sarili niya. Ayan na guys. Ayan. Kaya sa aking asawa, sana maintindihan mo kung ano man ang lagi kong sinasabi. Pray ko na sana maintindihan mo balang araw yung lagi kong sinasabi na lagi mong alagaan ang yung katawan, dahil pag tayo ay may mga anak na, mayroon ng mga anak, hindi na pansarili ang ating iniisip kundi ang mga anak na iniisip na lagi ang mga anak. Kaya sana maintindihan mo ako, aking asawa, na alam ko lagi kang nagtatampo sa akin, always lagi akong nagsisermon sa iyo kasi nandyan pa rin yung paninigarili mo, pag-iinom. Ang gusto ko lang yung alagaan mo yung sarili mo, kasi mahal na mahal ko talaga ang mga anak ko. Hindi ko kaya na makita silang maghirap. Hindi ko kaya na balang araw dumating ang panahon na gusto nilang mag-aral, wala tayong pang-aaral. Kaya sana intindihan mo ako. Yan ang likod mo lang. Sana maintindihan mo ako. Maintindihan ako sa lahat sinasabi. Alam niyo guys, kabi birthday ko pa lang ang aking wish, ang aking laging ipinagdarasal, kaligtasan ng aking mga anak, yung protection ng kami lagi, yung iligtas kami sa anumang sakit, yung gabayan ng aking mga anak, yung makapagtapos sila, yung lumaki sila ng mabuting tao, yung higalang sa magulang, yung makapagtapos lahat-lahat. Yun ang lagi kong pinagdarasal. Kaya sa ngayon, hindi na, ngayon na kami birthday ko pala, dun ko naisip na ganito pala pag nagkakaedad na. Noon akala ko ganito lang ang buhay, akala ko okay lang. Pero noon umasa lang ako sa aking asawa, na umaasa lang. Pero ngayon nakita ko na lumalaki ng aking mga anak, na ayan, kailangan na namin magtulungan. Kaya sa aking asawa na nandiyan sa kwarto, sana huwag ka na magtampo sa akin. Sana huwag ka na magtampo sa akin. Ang gusto ko lang mangyari, yung alagaan mo ang health mo, alagaan natin ang health natin, dahil yun ang pinaka the best para sa ating mga anak. Kailangan nila tayo na magkasama. Malikot yung isa. Yeah, thank you so much. Hindi ako makatulog sa gabi nito. Alas 12 na. Kaya, ayan, pag tulog talaga ang mga anak mo, lagi mong tinitingnan
Nagpipray ako na sana, kasi ang hirap na ng panahon ngayon, sana makayanan namin malagpasan lahat ng pagsuko. Guys, thank you so much. Samahan niyo pa ako sa maraming maraming salamat sa patuloy niyong pagsubaybay sa aking YouTube channel. Thank you so much and I love you. Maraming maraming salamat po sa inyo.